Partner, pamanin lang kung medyo mongo yung ating boses dahil gumagamit tayo ng satellite phone. Tayo patungo pa lang dun sa may landslide area sa bayan ng Natonin at marami tayong landslides na nadaanan. Kung kaya't hindi pa tayo nakakarating doon at meron pang several areas na talagang block pa yung daan. Bagamat initially, sinasabi nilang bukas na itong daan mula dito sa bayan ng Paracelis papunta sa Natonin. Ito nga sa naharang tayo ng isang malaking landslide. Sa ngayon ay nagsasagawa pa sila ng clearing operation dito sa daan. So yung mga patungo dito at yung mga dadaan dito sa Paracelis papunta doon sa gusali ng DPWH na tinamaan ng landslide ay hindi pa sila agad-agad makakalusot. We understand kasi partner na yung team ng Philippine Red Cross kasama yung kanilang rescue equipment ay patunguhin dito via Paracelis. Pero sa nga ay naharang yung mga sasakyan dito sa may pagitan ng Paracelis at bayan ng Natonin. Samantala partner, yung iniwanan naman nating coverage dun sa may Santiago City sa Isabela ay kung kahapon ay talagang matinding hagupit ng hangin yung naging problema nila. Ngayon naman ay baha yung kanilang kinakaharap. Kahapon nga kasi ay tumaas yung tubig doon sa may Calao River na siyang isa sa mga ilog na dumidiretso sa gitna mismo ng Santiago. Mataas yung level ng tubig kagabi kung kaya't maraming kabahayan na yung nalubog. Kabilang na ang isang subdivision sa bayan ng Santiago. Kung kaya sa alas 12 hanggang alas 2 ng madaling araw kagabi partner ay nagsagawa ng rescue operation yung CDRRMO. At kanina umaga naman ay nakita natin yung extent ng damage dyan naman sa siyudad ng Santiago kung saan bukod sa mga natuklap na mga bubong ng mga kamayan ay yun ng mataas na pa rin na tubig na baha na galing dito sa may Calao River. Yun nga ilang kabahayan na ating nakunan sa pamamagitan ng drone bukod sa wasak na ngayon ay lubog pa sa baha. So yan yung sitwasyon ngayon dito sa may Santiago bagamat na sinasabi medyo humuhupa na yung tubig mula sa Calao River dahil bagyan na rin o tumigil yung ulan dun sa mga kabundukan na nakapaligid sa Santiago kung kaya't hopefully ay mag-subside na fully itong baha dyan naman sa Santiago para makapagsimula ng makapagayos ng kanilang magamit itong mga residenteng natanggalan ng bubong na sa gupit ni Bagyong Rosita. Partner, so simula doon sa Santiago, Isabela, patungo ka ngayon sa Mountain Province at sabi mo nga marami kang daan ng landslide. Mas madadagdagan pa no ang inyong biyahe, yung oras ng biyahe ni John? Oo, kasi doon sa map natin ginagamit, kasi nasabi mga 2 to 3 hours lamang dapat yung biyahe. Pero inaabot na kami ng 4 hanggang 5 dahil nga doon sa landslide. At medyo mabagal yung aming takbo. Dahil pagamat yung areas na walang landslide, marami naman mga puno na mga nagbagsakan. Bagamat na-clear na rin ito, meron ng pathway, pero nandun pa rin yung debris. Mm-hmm. Pero pagdating nga dito, malapit na sa may mismong bayan ng Natonin, ito na, yung talagang naglalaki ang mga bato na humarang dito sa may kalsada. Maganda sana yung daan, partner. Two-way highway ito na konkreto. Kaya lang yun nga, yung bulubundok yung bahagi, talagang marami yung nag-collapse. Talaga naglalaki ang bato, partner, yung mga bumaba. Kabilang na yung malalaking puno, meron din mga humarang na malalaking puno na tinamaan din ng landslide papunta at humarang dun sa may kalsada, partner. Alright, partner, we'll be praying for your safety, kayo ng buong team dyan at maging ng Red Cross na papaakit din sa Natonin. Maraming salamat at ingat kayo dyan.